Hi guys, good morning sa inyong lahat. Saka ko na kayo itutur dun sa mga nagre-request na itur ko sila dito sa aming bahay, sa aming munting tahanan. Saka ko na kayo itutur. Sa ngayon, itutur ko muna kayo dito sa farm. Kasi medyo makalat pa yung kwarto namin. Ito yung iba't ibang room nung kasama ko. Ito yung isang room, ito pa yung isang room. Saka ko na kayo itutur dito. Kasi may nagre-request po sa akin na itur ko daw sila dito sa 120 accommodation namin. Sa ngayon, itutur ko po muna kayo dito sa aming farm. So, alas ano na dito? Mag-aalas 8 na, pero ano, sikat pa rin ang araw. Oh. Liwanag pa rin. Mahaba yung araw ngayon eh. Ayan, meron kami ditong munting gym, maliit na gym. Kaya lang, bihira na namin magamit. And then, tara guys, ipapasyal ko kayo dito sa aming farm. Actually, ito lang yung farm na pinagtatrabahuhan ko. Ayan lang, lapit-lapit lang. And then, ito ay bahay ng anak ni Boss. And then itong side na to is pinagawa na bahay ng isang worker dito sa amin. Itong isang to pinagawa na rin ng bahay ng isang worker sa amin. So saka ko na kayo itutur dyan sa pinakang loob niyan kasi medyo makalat pa, di pa kami nakakapaglinis. And then dito sa mga gilid-gilid na lang nakapark yung mga sasakyan namin. Kagaya niya na doon yung sasakyan ko, na dito yung sasakyan ng isa kong kasama. And then itong side na to, yan yung pinakang puntahan ng dumi ng baka. Pero hindi po siya mabaho. Yun ang kagandahan dito sa amin eh. Malinis talaga yung farm. Hindi po siya nangangamoy. Kagaya po nung mga na-receive kong mga messages nung minsan na yung mga nadadaanan daw nila sa US. Kasi kung napapansin nyo guys, yung kantong yun, yan, yung likod ng bahay namin is US na po. Actually, pag nakuha ko yung US visa ko this coming July, pwede na akong dumaan dito papunta ng US sa may shuttle. May mga subscriber po tayo. Shoutout po doon sa mga subscriber natin sa shuttle na ini-invite po akong pumasyal doon. Pag nakuha ko po yung US visa ko, dadaan po ako dyan. Kasi itong kantong to, itong way na to, ito na po yung kalsada namin eh. Papunta na po dyan sa kanto, pen pagkaliwa mo, ito na po ay US na, yung likod ng bahay namin is US na. So pwede po akong mamasyal sa US pag nakuha ko yung US visa ko. So ayan nga po guys, ito yung bahay ng anak ng amo namin. And then yung mga sasakyan, nagkalat na lang diyan sa gilid-gilid. Ito po ay lumang farm. Ito po yung lumang farm na dati dyan daw nag-start mag-milking. I think, I don't remember kung 1960s, 1970s pa. So wala na po to, hindi na binuhay ni Boss. Kung nakita nyo, ayan, dating puro baka din diyan. Pero ano, pwede pa, wala nga pong kaamoy-amoy eh. Pwede siyang ayusin pa, matibay pa rin po. And then dito naman sa katabi niya, makikita nyo guys, na dito yung mga bakang maliliit. Kung nakita nyo po yung mga dinadaanan namin ng mga nakaraan, dito siya kami nadaan kapag medyo umuulan or nag-i-snow, na ito po yung maliliit na baka. So dito kami nadaan pagpapasok, ayun lang yung pinakang work namin. So makikita nyo, and then ito is highway na. So dun sa kanto yung Costco, and then dun sa kabilang kanto school, and then highway na, din sa kabila highway na rin. So kapag halimbawa may bibiling kami, malapit lang po, malapit lang as in. And then kapag dito kami dumaan, nakikita nyo, tara igagala ko kayo dito sa loob. Ayan yung mga bakang maliliit, kung napansin nyo. Ayan. May mga stock na sila dito ng mga pagkain. Ayan. Ayan, mga baka yan. Maliliit na baka. So, napakalawak nito guys. Even dito, sa kabilang side, hanggang dun at hanggang dun, puro baka pa din po yan. So, dito kami nadaan kapag medyo nag-i-snow dito. Kasi minsan, ang kapal ng snow dito, kung nakita nyo yung mga nakaraang video ko, napakakapal ng snow dito. And then, yung katapat namin is Blueberry Farm. Yung kalawakan na yan is Blueberry Farm. And then, dun sa kabila, sa tawid lang nung kalsada, may isang dairy farm din doon na nag-close kasi nga wala silang malawak na lupa. Ang ginawa ni Boss, binili. Yung lahat ng baka doon, transfer dito. So, nung transfer na lahat yung baka dito, hinakot lahat, kaya dumami yung baka namin. Ayan guys, yung pinakang kantong yon, yung may mga posting yon, is US na. US border na, dyan kami napasyal na. Dyan yung border ng United States at saka ng Canada. Maganda magpicture-picture dyan. And then dun sa pinakang kanto dun, may farm pa din si Amo na bakahan din, may dairy farm din doon na pinupuntahan namin.
I don't know kung madadala ko din kayo ngayon doon, pero try natin. Yan, yung bundok na yan is US na po yan. Kaya maganda, maganda talaga yung lugar namin, maganda yung location namin. And then kung napapansin nyo guys, ayun, nag-i-start ng mag-milking yung mga kasama ko. Ayun sila sa loob, nagagatas na. So doon kami madalas napasok kung nakikita nyo. So yan na nga guys, makikita nyo, naka-open lang yung aming farm. Bali, itong roll up na to, ay ikinoclose yan kapag nag-i-snow, kagaya nung mga nakaraan na nag-i-snow, as in naka-close yan kasi itong talagang buong floor na to ay puro yelo na. Hanggang dun, lahat talaga binalot na kami ng snow. So ito, ibinababa lang namin kapag may yelo na. So nakita nyo yung dalawa kong kasama, ayan, nagmi-milking yung dalawa. Sila ngayon yung naka-duty kasi day off ko nga ngayon. And even yung kasama naming Mexican, ayun, nado sa taas. Na sila yung nagtutulak ngayon ng baka. Kasi di ba kung napansin nyo nung nakaraan, ako yung nagtutulak ng baka kasi ako yung naka-assign doon. So ngayon day off po, ipapasyal ko kayo ngayon dito sa farm. Ayan, nakita nyo. Habang umaandar yan, ito yung mga pinakita ko sa inyo nung minsan. And then yan nga, nakita nyo na yan. Para dito sa aming locker. Kaya doon sa mga nagtatanong, nasabi medyo madumi daw, mabaho. Hindi naman po. Ano po yan eh. Malinis po yung mga bakang yan kung nakikita ninyo. And then dito po sa aming inakalakar namin, ayan, kung halimbawa, pagpasok po namin, ito po yung mga lakar-lakar namin. So makikita nyo, pag kami halimbawa nadumihan o nataihan ng baka, kasi minsan hindi naiiwasan eh. Habang nagmi-milking kami, may napaduming baka at pumatak sa ulo namin, pwede po kami dito magpalit kasi may mga pamalit po kaming mga damit. May mga isusuot po kaming damit dito. And then on the spot, pwede na naming labhan. Ayan, may washing machine kami, mayroon kaming dryer. And then if ever nadumihan kayo o nataihan kayo ng baka, pwede kayong mag-shower dito. Meron po kami ditong, ang ganda po ng CR namin, ayan, parang hotel. Ito ay ang aming kitchen, and then ito yung CR namin. Ayan, makikita nyo guys yung CR namin. Ayan, ito po ang CR namin dito. So napakaganda guys. Ayan, makikita nyo, pwede kayo mag-shower diyan, pwede kayo mag-CR diyan. Ito po ang sa babae, ito po ang sa lalaki. Ayan. And then yun ay opisina na ng pinakang secretary. So kung makikita nyo, dito kami madalas nagkakainan ng mga kasama ko. Dito kami minsan nagme-meeting, nagpapakain si boss, nagpapa-lunch, minsan ng chicken. Dito kami nagkakainan, meron kaming microwave dito, meron kaming rep. Lahat na dito na, kaya kapag kami may mga kainan, may mga meeting kami, dito po namin ginaganap. So labas muna tayo guys. Sino ang kasama ko? Si Jesus, ano siya, Mexican po siya. Doon nga po pala sa mga nagtatanong kung hiring po kami dito. Ang totoo po niyan, sa ngayon wala po kaming hiring. Doon naman po sa humingi ng email dito, i-check nyo na lang po, Dykeman Cattle Farm. Hindi ko po kasi maibigay sa inyo dahil unang-una, ayoko din naman po nadagsain ng email, yung mismong email ng aming boss, dahil ang totoo po niyan, dederechuin ko na po kayo kasi ayoko naman po tayo magbobulahan. Hindi din po kasi sila na-accept ng kagaya nung sabi nung isa, galing Taiwan, mag-a-apply dito, magsesend ng email, galing Saudi, magsesend ng email kay boss. Dederechuin ko na po kayo, ayoko po nang binobola kayo. Hindi po sila na-accept ng ganang galing sa ibang bansa. Dahil ayaw po nila nahihirapan eh. Ayaw po nila nung antagal i-process. Ang gusto po nila, yun na dito na sa harap mo. Ang gusto po nila, yun na dito na mag-i-start ka na. Kaya po namin nakuha tong trabahong ito. Eh dahil dumating po kami dito, kinausap po namin yung boss, kaharap kami, o start na kayo. Ganun po ang gusto niya. Kung ipaprocess pa po kayo sa Taiwan, kung ipaprocess pa po kayo sa Saudi, eh ayaw po ni boss ng ganun. Minsan po, meron po kaming isang kasama na nai-request po niya, pero matagal na po siya. Nai-request po niya yung kanyang kapatid na magtrabaho dito. Kaya nga lang, nung nakuha na yung kapatid, after 3 months, lumayas na po dito. So, yun nga po, may mga ano, nasabi nga, parang nagtampo si boss, na parang after makuha yung gusto, lumayas. And then, mayroon din po kami ditong kasama na galing fish factory na nag-transfer po dito kasi 6 months lang po yung kontrata niya. Kailangan po niyang makahanap ng malilipatan. So, may-expire na yung kanyang working permit. Pag natapos na po yun, uuwi na siya ng Pilipinas. So, nung nag-transfer po dito, nakakuha na, binigyan ng 2 years working permit. Ang problema, pagkakuha ng 2 years working permit, lumipat naman po ng Alberta. So, sa mga ganung pangyayari,
parang ngayon nga nangyari, hindi na kumuha uli ng Pilipino si boss. Parang hindi namin alam kung anong naglalaro sa isip ni boss. Ang nangyari po ngayon, puro Mexican yung kinuha ni boss. Kaya ang dami na po namin kasama ngayong Mexican. Ang Pilipino na lang po dito, apat. Ako at saka yung dalawang kasama ngayon at si Boss Herbert, na yun po yung kasama namin nung minsan na naghanap ng visitors visa na trabaho para dun sa kanyang bayaw. So ayan, guys, ito yung sa kabilang side nung rotary, kung napansin nyo, kasi nadun tayo kanina sa kabilang side na medyo mainit. Ito po yung kabilang side. And then ito yung cage, yan yung corral kung saan yung tinula ko nung minsan ng mga baka, ito yung group 1. And then dun yung hospital kung saan yung sinosort yung baka kapag may medyo pilay, kailangan pagalingin, or medyo may kung ano man problema yung baka, kailangan dun dalhin. So tara guys, ipapasyal ko pa kayo dito kasi dito sa kabilang side na to, na rotary na nga to, and then ito yung corral. Dito ipapakita ko sa inyo yung lawak ng farm na pinagtatrabahuhan namin. Kaya pasensya na po kayo, hindi po ako madamot na tao. Kung talagang pwede ko lang po kayo lahat na sabihan na mag-apply po kayo dito, ganun lang po kadali. Ang may tutulong ko lang po sa inyo, doon sa mga nagme-message po sa akin na naka-tourist visa, naka-visitors visa na nadito po, maibigay ko po sa inyo yung consultant na possible po ninyong ma-applyan. Kasi po yung iba, lalayo po eh. Yung iba ay Ontario, yung iba ay Quebec. Malalayo na po yun, nasa British Columbia po ako. Ang may tutulong ko na lang po sa inyo ay kung kayo po ay nagkataon na malapit po kayo dito sa area ko, may sama-sama ko po kayo dito sa mga farm. Kasi ito po ay puro farm na yan. Kung nakita nyo po, ito po ay blueberry farm. Then ito po ay mga dairy farm. Ayan po yung dairy farm na nabili ni boss, yung pinakang dulong yon. And then ito yung lawak ng farm na ito, yung pinagtutulakan ko ng baka nung minsan. Tara, pasukin natin. Makita nyo naman yung loob. Napakalawak po niyan, makikita nyo. Ang haba niyan hanggang doon sa pinakandulo. Ito yung group 1, tapos ng gatasan niyan. Kung nakita niyo yung group 2, wala nang lamang baka. Kasi yun yung kasalukuyang minimilking doon. So ayan guys, yung pinakang mga baka hanggang doon sa dulo. Napakalayo pa niyan. So kailangan namin gumamit ng babkat para maitulak lahat yung pakain. Kasi habang kinakain nila yan, umuusog yan papunta rito. So kailangan itulak uli namin pakapasok. So nakita niyo, ito yung highway. Yung highway na yan, papunta na yan dito sa Chilliwack, and then ito ay papunta na sa Vancouver. So kung nakita nyo guys, yung farm ni boss, tumawid pa ng kalsada. So itong kalsadang yan, ito yung kabilang farm. Kung nakita nyo, nandiyan yung mga baka. And then ito, farm pa rin po yan ni boss. Ito po ay sa amin pa rin. So yun yung bahay ni boss, makikita ninyo na doon yung pinakang mga sasakyan niya. And then ito ay bahay ng isang worker. Itong laman po nito, puro baka pa rin po yan. And then dun kami, minsan nakita nyo yung mga ginagawa namin ng minsan, yung mga stock ng pagkain, dun namin inilalagay. Napakalawak pa po nito kung iikutin natin. As in, sobrang lawak. Kalsada na po ito, na pagtawid nyan is farm pa rin ni boss. Kaya ako po'y humihingi ng pasensya doon sa mga nagtatanong kung sila daw po ay pwede ko bang ipasok dito, kung pwede ko daw po bang i-recommend, kung pwede daw po silang mag-apply dito. Ang totoo po niyan ay kahit po ako ay magsabi kay boss, hindi din po siya papayag na kayo ay kunin, dahil una, mahabang proseso po kasi yung pag-apply dito. Hindi po ito kagaya ng iba na parang kukunin ko yung kapatid ko, bibili ka na lang ng ticket, na dito ka na. Ang pag-apply po dito sa Canada ay napakahabang proseso. Talagang yung iba nga po na talagang legal na makapagtrabaho dito, yung iba na talagang dumaan sa proseso. Umaabot po po ng ilang buwan bago ma-hire papunta rito. And kung kayo naman po, ay wala, yung iba nga po wala pang passport eh. Sabi niya, sir, pwede po ba niyo akong i-recommend yan, kukuha po ako ng passport. Hindi naman po kasi ganun kadali. And dediretsuhin ko na po kayo kasi sabi ko nga sa inyo, ayoko po nang nagbobolahan tayo. Ang totoo po niyan, nababasa ko din kasi yung ibang content creator dito na mga may nagme-message, pwede niyo po ba kaming ipasok diyan? Pwede niyo po ba kaming i-recommend diyan? Hindi, wag na po tayo maglokohan, wag na po tayo magbulahan. Kahit po sinong content creator dito sa Canada, kung pwede po nilang kunin yung mga kamag-anak nila, yung mga kapatid nila, ginawa na po nila, ganun kung ganun po kadali. Wag po kayong magpapadala doon sa matatamis na salita na yung iba parang hinihikayat kayo, na akala mo napakadali sa kanilang maipaso kayo. Dahil unang-una, kung may kakayahan po silang basta na lang kumuha ng kababayan, ng kapatid nila, uunahin po nila yung mga kamag-anak nila, uunahin po nila yung mga kaibigan nila. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo,
Kung talagang kayo ay decided na makapag-apply po dito, lalong-lalo na do sa mga wala pang requirements, umpisa pa lang po, mag-utay-utay na po kayong magkumpleto ng mga requirements. At umpisa pa lang po, simulan nyo na naalamin kung saan po kayo mga dapat lumapit na agency, kung ano yung mga experience na kailangan nyong kunin. At tutukan nyo po kung halimbawa gusto nyo maging dairy farmer sa Pilipinas at bata-bata pa kayo. Ngayon pa lang po, yung experience nyo ay patagal-tagalin nyo na. Kung gusto nyo maging butcher dito, mag-enroll po kayo diyan sa, kagaya nyan, ako may experience po ako ng butcher, di ko nga lang nagamit eh. Mag-enroll na po kayo ng butcher, mag-apply kayo sa Monterrey o doon sa mga meat cutter. And then mga 1 year, 2 years, yun, gamitin nyo na, 2 years, mag-apply na po kayo. Marami pong mga ways para ano, huwag nyo po, kasi yung iba po ang gusto instant eh. I-request mo ko dyan, kunin mo ko dyan, hindi po ganun kadali. Hindi po ganun kadali, mga kababayan. At doon sa nabasa kong comments na sinasabi na nag-i-enjoy na daw ako dito sa trabaho ko, tama po kayo. Kasi minsan po talaga, pag gusto mo yung ginagawa mo, pag gusto mo yung trabaho mo, parang baliwala na, sumisimple yung trabaho kapag gusto mo yung ginagawa mo. And tama din po kayo kasi minabasa ang comment doon na inirewatch daw niya yung mga previous, yung mga old videos ko. Sabi niya, sir, parang ang laki ng pinagbago ng itsura mo at ng katawan mo doon sa mga luma mong videos. Kasi tama naman po kayo. Pag hindi mo talaga gusto yung ginagawa mo, talagang mag-iiba yung katawan mo. Dahil yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, minsan kasi may mga bagay tayong ginagawa na alam mo yung napipilitan tayo dahil kailangan lang. Pero hindi po ba mas masarap na magtrabaho kapag yung trabaho mo ay gusto mo rin yung ginagawa mo? Kaya nga po minsan may mga trabahong malaki yung sweldo pero hindi ka masaya. Meron naman trabahong sakto lang yung sweldo pero masaya ka sa ginagawa mo kaya ka tumatagal. At doon naman po sa mga nagsasabi na maliit lang yung sahod namin, mas malaki pa daw sila, ay barya lang daw yung sahod namin. Ang totoo po niyan, wala naman po akong problema dyan. Dahil po sabihin yung maliit yung sahod namin, sa katulad ko nga po, na hindi kikitain yung kinikita ko dito, ay hindi ko kikitain sa Pilipinas, ay masaya na po ako dito, kontento po ako. Yan po ay nasa tamang pagbabudget lamang. Kasi marami po akong kakilala dito, double job, triple job, hindi na umuwi sa bahay, sa kasasakyan na lang natutulog, merong talagang 3 hours, 4 hours na lang yung tulog, tapos kinukulang pa rin po, kinakapos pa. Ang laki ng kinikita, pero ang dami naman nilang kinuhang bayarin. Ako po kasi, alam ko yung priorities ko. Alam ko yung mga dapat kong unahin. Minsan, malaki nga sahod mo, wala natitira sa'yo. Ay sa katulad ko po, na sabi nga po nung iba, ba malaki na yan, hindi mo kikitain yan sa Pilipinas, tama po kayo. Hindi ko po kikitain sa Pilipinas yung kinikita ko dito. At marunong po ako mag-budget, even nung nasa Pilipinas ako, talagang alam ko yung dapat kong unahin at hindi ako gastador. Alam ko yung mga dapat kong bilhin at hindi dapat bilhin. At alam ko na yung kagaya niyan, dahil sa katulad ko, temporary foreign workers pa lang po kami. Hindi po ako kagaya ng iba na pagdating dito, 6 months pa lang, nag-brand new na kagad ng sasakyan. And then, ayun nga po, nagkanda leche-leche, nagka-problema sa employer, kailangan lumipat ng trabaho. So may bayarin siyang sasakyan dahil 8 years yung kinuha niya, brand new. So wala siyang kasiguraduhan kung makahanap siya ng trabaho malilipatan. So ang nangyayari, yung pambayad niya sa sasakyan, hindi niya alam kung saan kukunin kasi nabakante siya ng ilang buwan. Kaya nga lagi ko pong ina-advise, kung kayo po ay bago pa lang sa Canada, ako po, ikinoconsider ko po yung sarili ko na bago lang po ako sa Canada. Hindi po ako sa nagmamagaling sa inyo. Isineshare ko lang po yung mga experiences ko. Kasi marami po akong nakita dito na 2 years contract, temporary foreign workers, bumanat na kagad na brand new sasakyan. Hindi po ako, ikaklaro ko lang po ha, hindi po ako against sa mga kumukuha ng brand new sasakyan. Iba-iba po tayo na sitwasyon. Kahit naman po ako dati, plinano at binala ko ding na kumuha ng brand new na sasakyan. Then lately, I realized na hindi pala tama. Parang ganito, wala pa kasi akong kasiguraduhan. Hindi ko alam, baka mamaya may mangyaring hindi maganda kinabukasan, mapauwi ako. So paano ko babayaran yung 8 years to pay na sasakyan? Parang ganito lang po yan eh. Contractual ka, 6 months ka, nagtatrabaho ka sa SM. Kumuha ka ng motorsiklo na 3 years to pay, hindi ka na-renew. Paano mo babayaran yung motorsiklo mo na 6 months lang yung trabaho mo, hindi ka na-renew, 3 years to pay yung motorsiklo mo? So ang mangyayari, mababatak yung motorsiklo. Ganun lang po kasimple. Hindi ko na po kailangang ipaliwanag ng napakahabang paliwanag. Ganun din po dito, 8 years to pay na brand new sasakyan. Kaya ang ginawa ko po, kumuha na lang ako nitong sasakyan ko na second hand. Mahaba pong istorya kung paano ko nakuha tong second hand kong sasakyan at hindi din po biro yung pinagdaanan ko.
So as you can see dito, yung sasakyan kong to ay talagang mahal na mahal ko dahil malaking tulong po ito sa akin. Marami na kaming pinagsamahan ito. Hindi po ito ang una kong sasakyan dito. Naka-apat na po ako. Magtataka kayo bakit naka-apat na sasakyan na kagad ako. Gayong 2 years pa lang po ako dito. Mahabang kwento po. Gagawin ko po ng video yan kung bakit in 2 years naka-apat na kagad akong sasakyan. Lahat po yon napakinabangan ko. At lahat ng yon ay may balik sa akin. Hindi po ako nalugi. Surprise na lang po. Kung bakit naka-apat na sasakyan kagad ako, 2 years pa lang po ako dito sa Canada. Hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. Ipinasyal ko lang kayo dito sa aming farm. Hanggang sa muli, huwag niyo kalimutang i-subscribe at i-like at i-share yung ating video para kahit paano may idea naman kayo sa mga nangyayari sa amin dito sa Canada. So hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. In-enjoy ko lang talaga tong araw na to kasi day off ko ngayon. So magluluto pa ako kasi yun talaga yung number one na nasa puso ko, ang pagluluto. So yun sana yung gagawin kong vlog, kaya nga lang dito na tayo napunta sa pag-share ng mga experience. So hanggang sa muli, maraming salamat sa inyo. I love you all. Bye-bye. God bless. Bye-bye.